Isang napakagandang araw po sa ating lahat mga kaalyado, September 18, 2023, araw ng Lunes. So dahil Lunes ngayon, good vibes muna ang pag-usapan natin. Dahil itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, puro bad vibes ang pinag-uusapan natin dahil dito sa China na talaga namang nakakainit ng dugo. Kaya ngayong araw ng Lunes, pag-usapan muna natin ang mga kaganapan sa buhay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa bansang Singapore. Paano ko nasabing good vibes mga kaalyado? Nakakatuwa po kasi ang ipinakitang pagmamahal at suporta ng ating mga kababayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos sa surprise visit nito sa isang mall sa Singapore na tinatawag na Lucky Plaza. Talagang dinumog, pinagkaguluhan at binahapo ng mga kababayang Pilipino natin ang venue sa Lucky Plaza. Dinaig pa po mga kaalyado ni PBBM ang mga sikat na artista sa init ng pagtanggap sa kanya ng mga kababayan natin. Halos wala nang madaanan mga kaalyado si PBBM sa dami ng sumasalubong sa kanya ng mga kababayan natin para magpa-picture at makausap siya. Ganyan po ang eksena sa Lucky Plaza. Para sa akin mga kaalyado, di na ako magtataka kung bakit napakarami ang sumusuporta at nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. They will not support PBBM for no reason. Nakikita kasi mga kaalyado ng mga taong bayan yung malasakit ni PBBM at yung dedikasyon niya para magsilbi sa bayan. Tsaka kita din naman natin kung paano trumabaho ang Pangulo. Bagamat hindi pa 100% na accomplish yung layunin ng ating Pangulo na bagong Pilipinas, paunti-unti may nakikita tayong development. Kaya patuloy lang tayo sa suporta natin mga kaalyado. Ilalagay ko mga kaalyado sa hulihan nitong video yung eksena sa Lucky Plaza. Pero bago nyo i-fast forward papunta dun ay ipaliwanag ko muna ng konti ang purpose ng pagpunta ni PBBM sa Singapore. Umattend po ang ating Pangulo sa 10th Asian Summit sa Singapore na may title na A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Pero hindi lang po ito para sa ating Pangulo dahil lahat po ng presidente sa Asia ay sasalang dito sa 30-minute talk na ito. Naka-highlights po sa 30-minute talk ni PBBM ang government efforts in improving the lives of Filipino amid challenges from significant global events. So si Pangulong Bongbong Marcos po ang first sitting Philippine President to address the Milken Institute Asia Summit. Nakafocus po ang 2023 Asia Summit na ito sa discussion ng mga issues tungkol sa peace and stability, inequality, cultural differences, and irreparable environmental damage. At bukod pa dyan mga kaalyado ay nakipagpulong din si PBBM sa Dyson, isang Singapore-based multinational technology company. At nang dahil dyan mga kaalyado sa pakikipagpulong ni PBBM sa Dyson ay nasecure ng ating bansa ang 11 billion investment. So hindi ko naiisa-isahin mga kaalyado yung mga kaganapan ni PBBM sa pakikipagpulong niya sa mga malalaking kumpanya sa Singapore at iba pang mga bansa. Dahil napakarami talaga ng mga inasikaso ni PBBM na mga mahalaga at importanteng bagay para sa ikauunlad ng ating bansa. So hindi po pumupunta si PBBM sa iba't ibang mga bansa para maglaskwat siya lang. Marami po yung inasikaso na hindi natin alam. Rappler po ang pinapatamaan ko dito mga kaalyado dahil itong rappler na ito ay panaysita at pasaring sa ating Pangulo na gumagastos daw ng milyon-milyon para sa mga travel nito. Normal lang naman na maggastos ang Office of the President mga kaalyado para sa travel ng Pangulo dahil may nakalaan naman na budget para dyan. At nakita nyo naman kung ano ang kapalit ng travel ni PBBM. Bukod sa may purpose talaga siya sa pagpunta niya sa Singapore, nakasecure pa siya ng 11 billion investment mula sa kumpanyang Dyson. But anyway, bago pa humaba ang usapan natin mga kaalyado ay sabay-sabay na nating panoorin yung eksena sa Lucky Plaza na sobrang tindi ng ipinakitang pagmamahal at suporta at sobrang init talaga ng pagtanggap ng mga kababayan natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yeah. 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 Yeah
pababasan yung kamay ko kasi nahawakan ko na. Sobrang nakinikilig po ako. Thank you po, Vivian. I love you po. Ay, grabe. Sobra. Ito may video ko kaya once in a lifetime po. Nakita ko kung mismo na malapit tayo. Sobra. Once in a lifetime po kasi ma-encounter yung presidente. Normally, di ba? So, napakaswerte yung pagkakataon yung isang beses. Pakita mo siya ng malapitan, makawakan mo. It's a privilege! Good health, more wisdom, para po mapataas niya yung ekonomiya natin at tiwala lang sa gobyerno.